sa inyo ng gagaling pagkain sa Lolo Pedro mo. Aha. Madali ka lamang ha, dire-diretso ka na sa simbahan. Ay, Jesus Maria, naku. May palagay akong malakas na ulan yung babaksak na yan. Sige, madali ka na at baka lumamit Pedro pagkain ng Lolo. Aha. Asan na ito, Lolo Sepa? Bakit ang Lolo Pedro ayaw pong lumipat ng simbahan? Hindi ho bali sa meron siyang kasama o kaya nagkaroon sa kanya. O yan lolo mo, ewan ko nga ba kung bakit nagtitiyaga yung taong yun dyan. O sige, lumakad ka na. Aha, lumakad mo. Diyos, Nay! Pumatak na ho pa! Ano ko yata eh? Huwag ka nang tumuloy. Yan, hey. Ano mami, Ana? Hindi na ho bali. Nagugulo Lolo Pedro eh. Ito na lang ho sa lakot ang gamitin ko. Siya, ikaw ang bahala. O, madali ka! Aalis na ho, Lolo Sepa. Kayamanan ng kaibigan kong Japones. Eh, di kung gano'n eh. Mayaman na tayo, tay. Sigurado yun eh. Itela nakakalam na kayamanan ka baong dito eh. Tsaka isa pa, pinatelan kita yung pusyal na hapon na nabigay sa kanya ng tip eh. Alam ko na, sige, hagtay natin. Mga anak, utak lamang ang kailangan. Basta tang masasabi ko sa inyo, kung nalalaman lamang nila na ako isang collaborator. Eh, teka nga muna, bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Tayo na. Sige muna eh, tay. Hindi pa tayo magsasabi sa pare man lang. Naluloko ka na ba? Kaya ako pinili ang oras na ito nang walang makagulo sa atin, nang walang makaalam. Eh, paano kung pumanawag ang pare at makita tayo? Yung problema ko na. At sa ayaw niya at sa gusto, kukunin natin ang nakabaong kamanan dyan. Tayo na. Kailan mo. Thank you.
yung mga asar, kukunin nyo. Anong pala, basta kala ninyo ginagawa? Hindi nyo na ikinarangatahan na ninyo? Kayo ba'y makawalang kaluluwa? Pati ang kasangkapan ng simpanay ninyong nilipas, kayo'y masasama. Nakalang malaman na may isang pangyarihan ang bagay nito. Pwede! Pinabalaan ko siya. Kung ayaw mong mapahamak, ay tumahili ka. Hindi, maaari. Kinakailangan mo po sa inyo kasamaan. Talagang matigas ka, ha? Madali na. At si Paring Pasyo nakakita ng batang lulutang-lutang sa ilog. Ano ho? Eh, sino ho yun? Hindi ko rin ho kilala. Kaya magmadali kayo at baka kung ano pang mangyari sa batang babaeng yun. Oho, naririyan ako. Oho. Jack!
Ano yun narinig ko binabalita niyo na nakita raw ni Mang Paso sa ilog? Isang batang babae na marahil na kedad mo rin. Kuwawa naman. Siguro ho, tinangay ng malakas na baha kahapon. Eh, buhay pa ho ba? Ewan ko ba? Sa tingin ko parang hindi na kumikilot eh. Tayo naman eh. Tayo na kayo. Tayo na dyan. Tama ako. Sumunod ka na lang! Lubid yung dala mo. Ang sabi ko, magpainit ng tubig. Sus, Mario, sabi ni Mari, lubid daw kaya kung dinala ko. Ay, sa katarantahan ko, akala ko lubid yung pala tubig. Eh, sino ba ang batang yan? Hindi ako nakakamali. Ito bang apo ni Lola Sela sa kabilang rayo? Buti dala na si Payas. Mabig ko na lunas. Ay, da! Bigay mo na nga sa akin yan, o. Saan tayo daw? Teka muna, sayang din ito. Iyanin niyo mo ba yan? O di pang gato? Eh, magdidingat ka mo ba yan? Eh, basang-basa na, ha? Kuno, bata ka talagang wala kang isip. Patitiyon muna ito. Oli ko, tutulungan mo kayo. Huwag na, sige na. Tako na lang, kaya ko ito. Sige na! Aray. Sino po kayo? Iha, ako si Desta. Siya naman ang tao ko si Pasyo. Nasagip ka niya sa ilog na walang malay. At tangay-tangay ka ng agot. Ngayon ka lamang nagkamalay. Ho? Nasaan ang aking lolo Pedro ko at ang nanasepa ko ho? Hindi po niyo siya nakikita? Iya, yeah. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko sa iyo. Alam mo, sa nangyaring baka, napakalaking pinsala ang nangyari. Maraming mga taong namatay. At ang lola mo ay isa sa mga nasawi. Kahapon nga lamang ay inilibing namin ang kanilang mga bangkay. Kasama ng Lolo Pedro. Iha, lakas ang salang yung loob. Talagang ganyan ang buhay. May kanikanyang buhit ng kapalaran. Sige, tama na. Wala na tayong magagawa. Nariyan na yan. Eh, paano mo ako ngayon? Wala na, wala na sepa ko. Huwag kang mag-alala. Kung wala man ang Lola sepa mo, dito ko na tumita sa bahay. Kung magugustuhan mo, lalo mabuti. Ituturing ka namin parang isang tunay na lang. Nakahiya naman mo sa inyo eh. Baka makapigat pa ho ako. Wala kang dapat alalahanin. Total, wala kaming kasama ng ni Desta rito sa bahay. O, bigyan ako yung mga kasama. Sige na, iyan ano ha? Kaya nga naman, iha. Ipanatag mo sana yung kalooban. Magpalakas ka. May awa rin sa atin ng Diyos. Asya, mananawag mo na ako at pagpapatuloy ko yung mga ginagawa kong pakya. Kailangan yung bukas palengke. Kung ano man ang kailangan ng batang ito, patawag mo lang ako ha? Oo. Maraming salamat po sa inyo. Maaasahan ninyo, hindi ko makakalimutan. Ang ginawa po niyo ito sa akin. Kahit yung batang to, walang kwenta yan. Sinumpay nga ka na, ha? Opo. Oh, Desta. Jan! Aray! Jan! Kiss ko! Ano sa inyo?
Akalaan mo para mas sinisipak yung kahoy na yun eh. Tumalbog sa ilong itong palakol. Eh, yan para namang gabutil yung ilong na parang tinumpok ng kamatis, itatamaan pa ho ba? Natanggal ba? Eh, hindi nga ho. Eh, bakit yung pinagsasagaan si Bakyan? Eh, marami naman tayong panggapon dyan. Kanina ka mga po, naririnig na nagsisibak ka. Parang ibang tulog ng kahoy na yan. Mukhang matigas. Oo nga ho. Kanina pa nga sinisibak ito hanggang sa nagkabungi-bungi na nga itong aking palakol. Eh, kayo lang naman ho mapilit dyan eh. Teka, saan magaling ang kahoy na yan? Yan ho, napulot ko doon sa baha. Inuwi ko dito para maging kahoy. Ang mabuti, Mari. Igilan mo na yan at baka kung ano pa mangyari sa iyo. Talagang hindi na nga ho at baka matanggal pa ito ilong ko. Kasi na, sabi ko na sa inyo, huwag niyo inuwi. Uwi niyo pa rin. Tama na, tama na. Bakit dito ka natulog?
ano? Dito na ako nakatulog sa gabi. Matutulog ka rin lang. Nanaog ka pa. Hindi ko nga malaman ang nangyari sa akin kagabi. Bigla akong... Bigla ba akong nalising? Para bang meron nagsabi sa akin na igawa ko si Anan ng isang bakya? Na hindi ipagtaraniw ang bakya. Ah, ito bang sinasabi mo? Oo. Awanan niyo si nangyari ko naman. Tingnan mo naman ang nangyari sa kamay. Magandang umaga ko, mong pasyon, Anang Desta. Magandang umaga naman. Eh, bigyan niyo nga ako ng bagong bakya dyan. Eh, pupunta ako sa bahay. Itong bakya ko, food na eh. Ano bang number yung paa mo? Eh, 5. Uy, ang ganda ho nito. Akin na lang ho ito. Ba, hindi maaari kay Ana yan eh. Eh, iguha niyo na lang ho siya ng iba. Baka malito mo sa iyo. Hindi kasi ho sa akin sa tila niyo. Oh. Malita mo pala sa iyo eh. Sayang, kay ganda-ganda pa naman. Mabuti pa ito na ang gamitin mo. Eh, panlalaki ho yan ah. Hindi na pala, tsaka nakatay gagawa na iba. Sige, dalam na. Eh, oh, sige, tsaka ako na ho kay babayaran. Oo. Oh. Mga Desta, nakahanda na ho almusan natin. Aba, magaling na pala si Ana. Oo. Oh. Ana, yan si Rosario ang nag-alaga sa'yo nung nasakit ka. Ah, ganun ba? Maraming salamat si Rosario sa pag-aalaga mo sa akin. Ah, walang ano mo yun. Total, tayo rin naman magkakapit-bahay. O siya, wala lakad na ho ako. Oo, yan. Sige. Ayaw na pasok. Sandali lang, ha? Halika. Bakit ito? Itong bakyang ginawa ko para sa iyo. Sa akin na ito, pasok? Oo, hindi ka mo. Mga Desta, magkakaroon ako ng bakya ngayon. Oo, yun natin gusto. Wow! Gusto-gusto sa akin! Ano, ha? Gusto! Tatapasyo, maraming salamat, ha? Meron na ako susunod ngayon. Pagkaya tama na yan. Tayo na kumain. Sige. Susunod na ako, mga Desta! Ay, ganda-ganda ng bakya ko. Wow! Rosario, saan ka pataron? Baka pupunta ka sa palengke. Maaari bang pagkipili mo ako? Ah, hindi, ha? Diyan lang ako pupunta sa tindahan. Bili ako ng sabon. Ah, sige yun, Ana Desta, lakad na. Ana Desta, bakit po? Meron mo kayo ba uuto sa palengke? Eh, kasi hindi ako makakaalis ngayon at tutulungan kong Tata Pasyo mo eh. Eh, ako na lang yung bibili sa palengke. Pwede ho? Oo, ikaw ang bahala. Sige ho. Oo, ito ang pera. Bumili ka ng dalag, ha? Dalag ho? Yung ganun kalaki? Oo. Oo. Eh, Ana Desta, gusto ko sana ang ganun din kumari. O, sige, ikaw ang bahala. Sige na. O, sige ha. Mag-iingat ka sana sa iyong paglalakad. Oo. O, sige. Alis na ho ako, Ana Desta. Oo. Pamimili ko muna ako. Oo, sige. Kapote yung makatawid yan, ay wala kayong tulay. Eh, paano mga bulay natin yan? Hindi hindi yan madadala sa palengke. Hindi mabibili. Wala rin yan, ha? Ay, bato ka, sige na! Sinado ko na sa'yong malalim. Oh, bakit yung bata nakatawid? Tama na ka na, bwisit. Ano ikaw ang bwisit sa buhay ko? Kumpalengke niya.
Hindi, kasi gusto kong marami akong dalang pasalubong para sa kanila. Matagal na ako hindi umuwi. Tama na, dami na niyan eh. Sige na. Alin na kayo? Ate, kaya ko tumitig ng pisa. Makakawak-kawak ko itong mamang to. Walang yaro din, no? Tapos pala yan, ah. Tinutulungan. Tulong-tulong. Meron akong paa para tumindik. Hindi ka tulad, may mata mo, sinitumingin. Miss, magkaliwanagan muna tayo. Kayo nga na itong nakabangga sa akin. Kayo pa hindi nakatingin. Sino? Ako pang ibig palabasin sa tanga-tanga ngayon. Kala mo kung sino kayo, kung matakabihis ka na ganyan. Miss, walang kaugnayan itong pagkabihis ko. Pagkabangahan niyo sa akin. Nagmamagandang loob na nga kami. Nagmamagandang loob daw! Gusto mo lamang kung huwakan para pagsamantalahan mo ko? Aba, Miss. Sige, tama na yan. At lalala lang yung usapan nyo. Yan at mapapalala ka rin natin eh. Masyado suplada kasi yung babae nito eh. Talaga suplada! Lalo kasulat yung pes ko! Tulo ko na, patituloy ako na. Damay na. Talaga! Yan na nga, Rudy. Kala mo kung sino kayo? Che! Kala mo ko? Duwenta na lamang ho! Hindi ka tulad ng nakaway na sa kulege. Baka suplada no? Hindi na suplada. Bakit kaya naman sa bahay namin? Hindi na kaya kung siya kakikita sa pagmumukali niyo? Sino kami? At sino pa kasi tukuyin kundi kayong dalawa? Bakit kayo pumalik sa bahay namin? Pwede ba nga hindi lumayas lahat kayo? Layas! Sarap! Ano sarap? Daldal ka ng daldal dyan. Di mo nalalaman ang sinasabi mo. Sa amin ito. Sa nanay ko to, tsaka sa tatay ko. Ikaw, ang ginagawa mo rito? At bakit dito ata ako nakatira, Aber? Rudy, bakit ka? Ito, pumasok na lang ho rito. Pinagsisigawan kami dalawa. Sino ba ho siya? Yan sinasabi ko sa'yo si Ana. Ho? Yan ba ho ang anang nabanggit niyo sa akin sa sulat? Oo. Kaya tama na yan away ninyo. Ibig kong magkasundo na kayo. Ito si Ana, binibilang na namin tunay na anak. Kaya tayo na iha at magluluto pa tayo, ha? Para makakain na sila. Ana? Bakit? Eh. Ano yun? Inilang sana ako ng tubig eh. Nauuhaw ako eh. Ah, tubig ba? Inilang pala eh. Oo. Madali lang ah. Salamat. Wala ka naman. Ay, kailangan ko ba, Rudy? Wala na. Salamat ah. Oh. Kausap pa kayo? Ano sabi siyo? Wala eh. Mihila ako ng tubig eh. Patay. Pagkakataon to para magkausap kayo, ah. Sige na! Sige na! Rudy! Rudy? Kumuha ka naman. Nasaktan ka ba? Hindi. Eh, bakit ka nahulog? Nagmamadali kasi ako. Nakita kitang nagdadala ng kahit. Tutulungan sana kita, eh. Naku, hindi ba? Hindi lamang. Sana ako sa ganyan trabaho. Alin ka na? Sandali lang. Kukunin ko yung kahoy. Huwag na. Ako na kukuha. Diyan ka na lang. Oh, sige. Sige. Manila.
ko nga, makasama natin si Tay at si Nay eh. Eh, di kausapin mo na. Ang inaalala ko, trabaho natin. Kailangan makabalik agad tayo sa lalong madaling panahon. Kaya mo, pagkakain natin, kakausapin ko na siya. Nabamare, nag-aal sa balutan yata kayo. Oo, Marindesa, dahil doon muna kami titira ng resaro sa Manila. O, di nga, saan ka pupunta? Eh, anong gagawin niyo doon? Doon ako kang magtatrabaho mag-alit. Sapagkat kung dito ka nakitigil, eh, walang mangyayari sa amin. Bakit yung kaisa-isa namin pinaglalabadahan na matay pa kahapon? Lilipat pala kayo sa Maynila. Oo, bakit? Eh, saan kayo titira? Sa Tondo, na hindi ka na makapunta ron. Paano, Mare? Tutuloy na kami. Kaya na sana muna ang bahalang titingi-tingi sa amin. Bupon, ho. Oo, Mare. Saryo! John, sandali lang ho. Magpapaalam ako kay Ana. Uy! Aalis na pala kayo eh. Huwag ka makakalimut ha. Palagi mo akong sulatan. Maasahan mo, Ana. Pagdating na pagdating sa Maynila, ikaw agad ang susulatan ko. Talaga, ha? Oo. Pwede ba makadalo sa inyo pag nasa Maynila na kayo? Ewan ko. Ikaw ang bahala. Sari, dali mo dito. Tatanghalin tayo. Sige, Ana, ha? Tinatawag na ako ng shampoo, eh. Sulatan mo ako, ha? Sige. Lala ka na kayo, Mare. Mare. Goody! Baga, paano nalaman itong amin? Simple. Ipinagtanong kong pangalan ng father mo, passion mo sa pakya. And here I am, lover boy. Alam mo bang sabik na ako sa'yo? Kaya ako na rin dito. Siya nga? Kaya lang ang pagpagpagal mo. Sino ba yung babae na yung parang siya? Ah, siya si Ana. Ang inam ko ng aking mga magulang. Hindi ka na kita. Makapagpahinga ka. Ikaw may kasalanan! Ba? Sinapo mo pakiakwa? Pagsinta ka! Nakikita mo sa kayon! Hoy! Sama ka namin bukas sa Maynila. Anong pasya mo? Eh, kayo lang ha ata sasama ni Ruby sa Maynila ho eh. At saka, may galit ho ata siya sa akin. Kasi ho kanina, inaway ko yung bisita ni Ruby. Kalimutan mo na yun. Wala ka namang kasalanan sa nangyari eh. Huwag ka mag-alala kung bahala. O ano? Ah, kayong bahala. O sige, magpahinga ka na at bukas maaga tayong lalakad ha? Opo. Ayaw mo nga na, Pasyo. Tutok pa naman ko ako eh. O sige, pagpapalit ka namin. Itayin mo kami, ha? Oo.
Maganda nga. Pero saan ba rin siya nakita ka? Ano yung dalawa ito? Ah, ganito yung boss. Mm-hmm. Alam mo, natagpo namin siya na tutulong sa sabuhos at samoro. Ngayon, ang akala ay kami mabuting tao. Kaya nakumbisyo mo naman siya rin dito. Okay, ano ha? Libangin po rin niyo siya. At pagdating natin bisita, sa kami natali sa Sabit Kibano Street, ha? Hindi ba para sa'yo? Hindi, naipangako ko na siya sa aking bisita. Hmm? Okay, no. Arigado! Arigado, boss. Rudy! Tuloy! Tuloy ka tayo! Matanda na mga nagagustreso ang para sa'yo. Ang tatid di akong maibigan mo ito. Sandali lang, ba't ang mabahagin? Baga naman may nakursyon na tayo ka sa kanila. Pumili ka. Pihi ka ka pala. Pero sa isang ito, natit di akong hindi ka makakasanggis. Yan ba sa presyo sinasabi sa'yo? Yan.
Pahala na. May importante makaalis ka rito. Dito na. Hindi mo ko sa labas ng pagkulan. Oo. Ayun. Tiga. Parang wala kasi yung salon. Yung bike tungkol saan? Mari ko ba wala na? Eh, huwag na. Nakakahiyap eh. Hindi, sabi mo na sa akin. Eh, huwag na Rudy. Yung bike tungkol sa ating dalawa? Ayun pala eh. Kung talagang mahal mo ko, sasabihin mo sa akin. Eh, baka pagtawanan mo ako eh. Hindi. Huwag tapos mo. Bakit? Pinagtawanan na ba kita? Eh, Rudy, naisip ko lamang. Ano kaya makita mo kung nakasuot na nakabago? Talaga mamahal mo ako? Oo, anak. Pinakamamahal kita. Buong puso at kaluluwa. At oras matapos ng aking gawain nito, ay hinihingi ko na kayo na tayo, kayo itay. At kanilang panindulog. Kung tayo magsasal. Rudy? Saan sa'yo ng bahay niyan? Ewan ko. Dali lang, ha? Rudy, siya may kailangan sa'yo. Bayaan mo siya lumapit dito. Alam-alam sa akin, kung ano man ang narinig mo dito, ay huwag mo papansinin. Iniulit ko sa'yo, wala akong pagmamahal kay Belia. At ang ginagawa ko nito, ay bahagi lang ng aking tungkulin. Anong tungkulin? Rudy! Sinusundo ka na, Papa, dahil may mahalaga sa tayo sa sabihin. Aba, narito na pala ang ampun ninyo. Saan niyo siya nakita? Sa basura? Sa basura? Oo. Ano, nagbibiro lang si Ana. Ang ngayon ba ang gustong makausap na yung Papa? Oo. Kanina pa nga siya naghihintay eh. Ana, kung tanongin ako ni Tay, sabi mo lang, may pupuntahan lang ako sandali. Babalik ko ako agad. Oo, sige na, makaalis ka na. Let's go, darling. Dir ang lele mong panot! Alebong! Kuha na, ba't ka ba dabog ng dabog? Ano pa nangyayari sa'yo? Ibig ko na mamatay. Ay naku, huwag mo na ulit nasabihin niya. Malaking kasalanan niya sa Diyos. Paano? Yung lalaki niya? Sino? Si Rudy? Eh, sino ba Rudy? O bakit ano naman ginawa sa'yo ni Rudy? Eh, paano sumama sa Bella niyan?
Kunwari pa lang, gusto makausap ng papa ni Bella si Rudy. Gusto lang ang dalawang mag-usap. Anong mali mo nga kung totoong pinasundo si Rudy ng papa ni Delia? Hindi. Maniniwala ka ba nun? Gumagawa lang ng parandaldakina yan para maagaw pag-ibig sa kay Rudy. Kung talagang mahal ka ni Rudy, ay wala kang dapat ikatakot. Eh kahit ano pang gawin niya, ipapansinin ba siya ni Rudy? Mahirap pa tayo sinasabi mo. Eh kung maakit siya si Rudy, edi ako nawalan. Eh pero ba din mo, isipin mo, kung totoong ang pinatawag si Rudy ng papa ni Delia, eh di parang nalukalukang pakasamain mo lang ang loob mo nung wala naman dahilan. Ang pera ka po nga lamang, ay kung bakit siya pinatawag? Paano kayang dahilan? Yan ang dahilan kung bakit. Ibig ko rin po sa akin. Sapagkat ang mga katangi ang tinataglay, ay kailangan ko sa akin negosyo. At ang isa pa, ibig kong malaman mo ang lahat ng mga gawain sa aking business. Sapagkat sino makapagsasabi kung magkatuluyan kayo ng ating anak, ay natitiyak ko sa iyo na isa ka sa mamamahala ng aking mga negosyo. Anong masasabi mo? Tinatanda kong anak, ano? Oo. Napakaganda ng pagkakataon na binibigyan niyo sa akin. Kaya lang, ang inaalala ko ay baka hindi ako makaabot sa inaasahan ninyo. May diwala ako sa'yo. At inaasahan ko hindi mo ako bibigyan. Bueno, at saka na natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap sapagkat may pupuntahan lamang kami itong mga babayawin mo. Magandang araw, boss. Haba, buhay ko pa pala. Ano ba ang nangyari sa assignment na JC Darwantin? Na hanggang ngayon, wala pa akong natatanggap na report. Sabihan lamang ninyo sa akin kung hindi niyo kaya ang assignment na yan. Dapat ko sanang malaman na akong binabaksakan si Sisi. Halos araw-araw ay tinatawagan ako ng direktor kung pa ako isabunin dahil sa inyong mga pag-uulahol. Sorry for the delay, boss. Pero sa palagay ko, ang aming assignment ng digno ay hindi na magtatagal at manlulutas. Tinitiyak ko sa inyo. Ang tunayan na galing ako sa bahay ng Ismael Grupo. At binibigyan niya ako ng isang gawain. Hindi pa niya sinasabi kung ano. Mami, ang gabi ko pa malalaman. At kung kinakailangan mong pagkatuloy, upang lalong mabilis ang pagkutas sa mga bagay na yan, ay ipalam lang sa akin. Yes, sir. At ang isa pa, magtipo kayo ng maraming katibayan labang kay Ismael Grupo. Sapagkat sa tip sa akin, na nabanggit, ay ang lahat ng negosyong pinangamahalaan ng apat na anak ay pawang labag sa batas. Gagawin naman namin yan. Well, that's all for the meantime. Sige, kumakata. Nakita mo ba ba rin yun? Yung sinasabi ko sa'yo si Delia. Hindi ko malamang kung nasa niya hindi niya nagsunta eh. Baka naman umalis na. Mabuti pa kaya magbalik na tayo sa apartment. Nakita mo ba yung mga kwartya? Yung mga dalang baril, baka tipo kung tayo. Hindi na kung may balik pa sila. Yung matakot ako sa baril. Masanay ka sa mga baril. Hindi ako alis dito kasi hindi ko sa Rudy niyan. Kuya, mali mo ko tinatago ng buwang yan si Rudy sa kwarto niya. Ikagawin ba naman ni Bella hindi na ba siya nangiya noon? Hiya? Hindi na tataba na hiyaya kapag mukha niyan. Ay, naku. Basta, hindi ako alis dito. Patay na pati ata si Rudy, nagkakadrapa. Eh, pero paano tayo makakapasok? Diyan, tignan mo nga. Akong bahala. May daan ang silipudan. Ano? Hindi ka na. Ay, kasyon po, ikaw na lang. Bakit? Huwag na kaya. Bakit ba? Hindi nervous ka? Mabuti pa kayo, umuwi na tayo. Pati ako tuloy, hindi nervous eh. Hindi nervous, hindi nervous. Ako, bahala. Tutulog ka sa akin. Ikaw na lang mag-isa, matatakot. Ay, hindi mo. Sa akin, dalawa nag-usap eh. Tapos ako, bububun tayo dalawa isa. Halika ka na, ha? Makakatulong ni Max sa mamamahala na natin dito. Ah, tungkol sa otyak ng bote ko, ano ba? Sige na. Sige, sige pa. Sa aking
daw muna patutulungin si Rodi. Kung gano'n, ay makakasama namin yun siya mapayang madaling araw. Pagdidiliver ng narkotiko. Kailangan, kapagkita ng pinili ko pa. Pero alam nyo, wala akong tiwala sa Rodi ngayon eh. Parang pagpagkakasama natin sa mga lakad natin, hindi mas mangyayari eh. Kumanduda rin eh. Anong malay natin? Baka isang ispero din yan ah. Yan din nga inaalala ko eh. Baka kinakasanggapan ng Isabella para matikitan tayo. O edi walang mabuti niyan, kundi tatsipoke na ninyo pagkatapos na nga i-deliver yung mga dalam nyo. Tama, oo nga. Inaalala ko naman, baka magalit ang papay. Edi huwag mo sabihin ikaw nagpapatay. Untak! Untak lang! Untak! Sabihin mo, hinabol kayo ng mga ala. At pagkatapos nagpalitan kayo ng mga puto, di tinamahan siya. O tama. Dead men tells no tales. Brother. Paano si Belia? Marami naman siya na. Ipatalo namin yung kapatid natin. Arisado ha. Huwag yan ang pasan nyo. Pagkatapos ng delivery, yari na yun. Ganun ha? Oo! Yari na. Yari na. O, dumunta sa loob. Pag-inom lang tayo. Iburto ka. Magtayo naman ito. Bilis mo yun. Gusto mo ang bangga na si Rudy? Eh, kailangan ko siya magpagsabihan eh. Wala pa ata siya dito eh. Mabuti ang gawin natin intayin sa bahay natin. Ano? O, sige, halika na, halika na. Sundin ang inuutot ko. Yes, at ikaw, Dimas, bukalik ka na sa iyong lugar. Babae, hindi ko sila tinamaan dahil sa may pumalong sa ulo ko. Pero nakikilala ko sila. Saan sila nagpunta? Nakalipat sa pader eh. Uli-uli. Ayaw kong maulit ang pangyayaring ito. Nay, sinama! Magpatay ka maigi! Surong sa pwesto, madali! Dali ang Rosario! Ika, sakit ng balakang ko eh. Ito, sakala ko isa ito ng balakang ko. Balik ka na, dali ang tin. Ang kita kong bakit nawawala. Ha? Siguro na iwanan natin sa loob. Naku, paano nga yung gagawin natin? Takot na akong mas doon eh. Eh, halika na. Eh, paano nga eh? Paano gawin natin? Ako! Oh! Ito pa lang pagkiya ako eh! Ahalapin, ahalapin, halika na! Ana, bakit ka umiiyak? Itong taong doon, tinatanong ko sa kanya kung bakit siya umiiyak eh. May dinaramdam ka ba? Wala. Kasi si Rudy hanggang nga hindi pa dumarating. Baka pinatay na siya naman kapatid Belia. Uy, ikaw naman kung ano mga pinagsasabi mo. Sino mo, kinikilabutan tuloy ako. Pero bakit kaya hanggang ngayon wala pa si Rudy? Baka pinatay na siya. Yun nga inaalala ko eh. Baka patay na si Rudy. Rosario, ano ang gawin natin ngayon? Ano ba talaga nangyayari? Kasi ganito yun eh. Narinig namin ni Rosario kanina ang pag-uusap ng mga kapatid ni Belia. Sa Rosario, papatayin ka na raw. Akala ko tuloy eh. Bakit sinundan ba ninyo ako sa bahay ni Belia? Oo. Kasi may duda ako sa babae niyan. Inaalala ko baka maagaw niyang pag-ibig mo sa akin. Ana, kung talagang mahal mo ako, ay magtitiwala ka. Kasi pinakaayaw ko yung sinusundan ako eh. Alam kong ginagawa ko eh. Oo nga eh. Pero narinig ko kanina, ikaw ang mag-i-deliver ng narkotiko at opio. Hindi totoo yun. Kaya lang pabayanin niyo ako sa aking ginagawa. Pero kung hindi mo ko naisipihan. Pabayaan mo lang ako. Rudy! 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 Tumawag din ang pulis. Halika, halika. Hoy! Tumigil kayo! Anong ginagawa niyo rito? Siguro mga espya kayo, no? Papa, hindi mo kami espya, mama. Anong hindi? Sige, lahat! Eh, hindi mo naman kami espya, eh! Sige, lahat! Dapat
at sa inyo'y patayin! Pare, dali lang. Ba't hindi pa natin sila pakulan? Mga babae naman yan, ah. Aba, hindi maaari! Eh, kung magsupilin sa mga pulisya! Padre, saan sila kinalaman sa bagay na ito? So, may kinalaman sila o wala. Ay talagang dapat sila i-repeat. Yan ang patakaran dito. Sige, dali lang! Aba! Kapatino! Kaya pala kayo na lang magtatanggol mo sa kanila. Pagkat magkasama kayo! Hindi kayo bagay sa lugar na ito. At bakit? Sino bagay sa lugar na ito? Si Bella mo? Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo ang dahilan kung bakit? Sige, malis na kayo.
Kung bahala, nito sa iyo. Ang nangyari kagabi sa kasila ay hindi isang pagkakataon lamang. Pwede yan ay sinadya. Kaya hanggang maaga ay ibig kong malaman kung sino ang tao niyan. Ang tatay ay hindi paganap na natin yung sana. Papa, isasabihin sana kami sa inyo. Pero huwag sana niyo ikagagalit. Sapagkat ay kaya sa kami ang hinala magkakapatid. Maliban lamang kay Bella, kung sino ang taong susumbong niya sa mga alagad ng mga. Nalaman ko kung sino ang tinutukoy ninyo. Si Rudy na naman, di ba? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na kailanman ay hindi maaaring gawin ni Rudy yan? Alang-alang sa inyong kapatid? Bakit, Papa? Natitiyak ba niyo ang pagmamahal na inyukol ni Rudy sa aming kapatid ay tunay? O isang pamamaraan lamang? Upang siya'y mapalapit sa atin at tayo'y kanyang matiktikan. May palagay ako na ibang tao ang nag-iispiya sa atin. At yan ang ibig kong tuklasin ninyo. Sayang ang inyong pagiging isang bruto kung yung napakaliit na bagay niya na hindi ninyo malulutas. Pero Papa, hindi ba katakataka na sa lahat na lamang ng bisnes na kasama si Rudy? Eh palagi na lamang namoy ng mga pulis. Jack ka na mo. Matitiyak mo. Yan ang mismo ang binarili ko. Kailangan malaman ito ng boss. Huwag kayong mapakaulit. Talaga bang napakawalang halaga na ng inyong kapatid? Upang tayo pagpaksilan at upang hamak ni Rudy? Ngunit Papa, hindi nila... Kasper! Pagkakaroon na po. Bastos! Hindi man alamang meron kaming pinag-uusapan dito mahalagang bagay. Bakit? Ano ba kailangan? Dahil yung reserve ng dalawang babae na huli sa kasino eh. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung dalawang hinabo namin at nagbabara namin sa loob ng isang hapon. Sino? Ito po, yung dalawang yan. Aba, si Ana ito ah. Ang babae na po naman magulang ni Rudy. Ano? Eka, tila nakilala ko na ang babae ito. Sino? Saan ko beto nakita? Alam ko na. Ito ang babae na regalo ko kay Rudy. Bilang isang sorpresa, pero nakatakas. Ngayon, Papa, ay unti-unti na nagliliwanag sa akin ang pangyayari na maaaring si Rudy rin ang may kagaguhan sa pagtakas ng babae yan. Maaaring ang babae ito ay siya nagtitip sa atin sa pulisya at maaaring silang dalawa rin ni Rudy. Pwede. Simple yan. Bella, sandali lang. Alam mo, ang iniisip ko ay para sa kabutihan mo rin. Ibig kong magpunta ka ngayon sa opisina at bayaran mo ang multa ni Rudy. At pagkatapos ibalik siya rito, nang makapaghanda naman tayo ng patibol, lagasan. At hanggang baaga, hanggang hindi pa kayo nakakasali, ay ibig kong malaman kung anong uri ng pagkalalaki meron niya. O baka naman kaya ay ginagawa naman niyang kasangkapan at kanyang pag-ibig sa'yo. Papa, kung totoo ang si Rudy na nagsusundo sa mga pangyari, ay ipabayin niyo sa akin ang paniniwala. Pero buo pa rin ang ating paniniwala. Kalina ba? Sige lang kami. Sige, Papa. Kunin ko lang ang ating handa. Kailangan kong malaman ninyo na naniniyakan niya ang nangyayari nito. Nagpapalis ang gawain, eh siyang nahuhuli ng mga pulis. Nag-aalala tuloy ako kung anong iniisip niya. Justin, bata ito, walang kapwenta-kwenta yan. Alam mo, talagang ganyan ang negosyo. Parang sudan. Mananalo, matatalo. At saka, ang isa pa, ako'y meron tiwala sa iyo. At alam-alam sa aking anak na si Bedia ay hindi na kaya tinuturing na iba. Kaya wala akong dapat alalahan eh. Hindi kong samahan mo itong si Maximo na anak ko. Meron siyang kukunin kontrabando mamayang madaling araw. At yun ay ilalapag sa dagat ng mga may dala. Siguro naman ay makakaligtas na yun sa mga may kapangyarihan. E ano naman ang mga kontrabando mo? Mga makinarya na paggawa ng kwartang guwad at saka mga slot machine. At yan ay pinangangako ko sa iyo na kapag ka iyan ay nakalusot,
malaking pabuya ibibigay ko sa'yo. Gagawin kong lahat ang aking makakaya. Good! Yan ang ibig kong marino sa'yo. Bueno, mabuti pa'y umuwi ka na at nang ikaw naman yung makapagkaya, ha? Di, magpapalam naman ako. Ha? Ah. Pwede, alis na ako. Alis ka na ba, Rudy? Yayahin ko sana ang masyal, eh. Ha, 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 ha. Merong gagawin niyan mamayang madaling araw. Pabayaan mo makauwi na at nang makapagkaya na. O, sige pa. Pero next time, mamasyal kami. Okay. Halika na, Rudy. Mga anak, kumanda kayo. Kapagkat bukas, ay malalaman namin kung ang Rudy yan ay isang kasama o isang kaaway. Oh, dumarating na lang siya. Kurado ko pati yan? Bawo! Maganda kayo! Maganda kayo, dumarating na sila. Tanggap ko yung tawag mo sa headquarters kanina eh. Alam ko ba'y kasama rito si Max Montruto? Hindi ko maintindihan eh. Kanina nagpaiwan siya. Pero may hinala kong darating siya ngayon. Talagay ko, ito na siya. Nakailangan ko manda tayo. Saka na! Mga kasama! Maximo. Oh. Tawagin mo si Dr. Castillo. Ngayon eh. Kayo. Magbantay kayo sa baba. Kung merong taong ibig pumasok, ay huwag ninyong papasukin. At maghanda rin kayo ng mga sasakyan. Sapagkat aalis tayo dito bago dumating ang mga alam. Lakad na!
Alis yun ang kadena, pagkatapos, itapos sa pader. At para tayo mga siguro, nabantayin nyo mabuti. Sige lang. Mabuti ang trabaho, mga anak. Sa pamamagitan ng babaeng ito, ay nakatityak tayo na si Rudy malalaglag sa ating mga kamay. At pagsisisihan niya ng malaki ang mga kataksilang ginawa niya sa atin. Papa, ang kinakailangan sa kanya ay mamatay. Kapagkat ang kamatayan lang, ang makapapawi sa sugat ang nilikha niya sa aking puso. Hindi! Hindi mo kapatay si Rudy, mawala kang puso! Wala ka nang magagawa pa. Sapagkat ikaw man ay ipapapatay ko niya. Mga anak, kailangan pagkandaan natin ang pagdating ni Rudy. Kaya na. Bobo, tapalan mo ng plaster ang bibig ng babae niyan at bantayang mabuti.
Bukit Morning. Ang bakya, Senador. At dito, boss. Senador! Ano na kawala rito? Buo naman itong kandado ito. Oh, ano? Bakit ako talaga siyang bakya? Eh, ikaw itong naglagay siya eh. Huwag ang naglagay na. Huwag ninyo din! Bakit ninyo pinabayang makatakas ang bakya? Hindi pa ninyo nalalaman na yun ay merong kapangyarihan? Pugnutin eh. Sabi namin tayo ng baking niya, maaari bang mawala dyan dyan? Sinabi ka na talagang wala eh. Natidya po ba eh, ha? Oo. Kapag itong minsan, ayusog ko ng bakyang yun. Kung natatandaan ko po, iba ang kulay. Habang itinutot ko, ay lalong umiipit sa aking mga paa. Bay, kung gayon ay kinakailangan natin na natin ang bakyang yun, pagkat baka pati ng ating mga bala ay mabigo. Saan nabot sa bakyang yun? Saan kasi kung ngayon din leto eh. Ano nang bakyan dinadala rito? Baka pamimili po ba naman kami, ninakula namin. Tama na, tama na. Huwag nang pag-usapan yan. Kung hindi din lang makikita ang bakyan yan, ay mabuti pa iwanan na natin ang pook na ito. Tayo na. Wala ka bang ibang alam na tirahan si Ismael Bruto
na maaaring pagsabuhay nila ngayon. Wala na naman kung ibang nalalaman. Maghapunti kinakailangan sila yung bumagsak sa ating mga kamay. Hindi natin kinakailangan bigyan ang pagkakataon na makalabas ng Pilipinas. Ayun na. Ang ganito? Pagyayari na yan. Sorryo, anong ginagawa mo rito? Eh, sinusundan ko itong bagya ni Ana eh. Ano? Huwag mo sabihin naglalakad dyan kahit wala si Ana. Oo, at ipag-abot ko nga sa bagya ni Ana, ikarating ako rito. Eh, ang akala ko eh, kay Ana niya ako dadali eh. Anong ibig mo sabihin? Masa si Ana? Eh, Uzi, kagabi eh, tinukot si Ana. Ano? Sino? Hindi ko kilala. Pero, inip na inip kami ng kahit ay sa'yo kagabi, para malaman mo. Hindi ka naman dumating kagabi. Sa palagay ko, may nalalaman ng mga bruto sa pagkawala ng Ana. Kaya lang, saan natin siya hanapin? Ba, may huwag ang bagya ito. Minipad. Ando natin po. Bakit ano po po din? Ba't kailangan? Nandang namin siya sa iyo. Kaya nga, hindi. Bakit hindi natin makita yung bakya? Ano wala ko si Ana? Thank you.
Ayo,